Magandang araw ulit, mga kahandi. Yeah, meron na naman tayong gagawin ngayon. Ito ay isa aircon na hindi tumitigil sa pag-andar ng compressor. Sobrang lamig na ng kwarto. Sobrang lamig na ayaw mag-automatic ng compressor, ayaw niyong matay, dire-diretso yung andar niya. So, paano gagawin natin yan? Ganito lang yan. Kung mapapansin nyo, itong thermostat niya, ito ang thermostat, ito yung control niya sa fan. Yung thermostat, kahit sobrang baba ko na, ayaw pa rin matay. Malalaman natin na naandar yung compressor niya. Gamitan natin ang clamp meter. Ito nga pala guys, mga kahandi, importante meron kayong mga simpleng tools sa bahay nyo para pagka may mga ganito, pwede nyong kahit kayo muna yung tumingin. So ito, nilagyan ko siya ng clamp meter. Yan, 8.6 nya. Current rating nya ng compressor at fan. So, itong thermostat kahit off ko, kahit 1 na, dapat off, automatic mamamatay na yan. So, dire-diretso pa rin yung andar ng compressor niya. Ibig sabihin, may problema to, thermostat niya. Try natin munang tanggalin natin, ipan lang natin. Yan, nakapan lang yan. Yan, so namatay yung compressor. Dahil nakapan lang siya, pan lang yung naandar, hindi naandar yung compressor. Bali, tingnan naman natin yung current rating ng aircon kung may nabago. So yan, 0.7 ampere na lang siya. Bali, current rating na lang siya ng fan motor, kasi fan na lang yung naandar. So, mapapansin nyo, ibalik ulit siya sa cool. Yan, naka-cool na ulit siya. Ibig sabihin, naandar na ulit yung compressor niya. Yan, current rating ulit siya ng compressor at fan. So, naandar. So, ito, thermostat yung suspect dito. Hindi nakana. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano mag-check ng good at bad na thermostat. Yan, to, nabuksan ko na yung AC niya. Hindi ko na lang napakita sa inyo kasi mahirap mag-isa. Walang hawak siya ng camera. So, ito na lang. Pakita ko na yung loob ng control. Ito yung control kanina. So, tanggalin natin si thermostat. Malalaman nyo naman sa thermostat niya, siya yung may sensor. Tsaka, syempre, yung may knob, yung pihitan. Yan, ito ang loob ng control niya. Sa thermostat, ito naman yung control ng fan, high, low, medium. Ito naman si capacitor ng compressor. At syempre, si capacitor ng fan. Minsan naman, may dual na capacitor, isa lang siya. Isa lang na capacitor, pero nandyan na rin yung capacitor para sa fan. Tawag dual capacitor. Pero sa case na to, dalawa siya, magkabukod. Capacitor ng fan, capacitor ng compressor. Kalasin ko lang yung thermostat para maipakita ko sa inyo kung paano i-check kung good or bad. Yan, nakalas ko na yung thermostat natin. Bali, i-check natin siya. Para makita natin kung good o bad na itong si thermostat. Ito nga pala, thermostat, ano lang to, parang switch lang to na pag hindi pa niya reach yung temperature, yan, ganun lang siya, nakakontakt pa yung contact point niya sa loob. Once na na-reach niya yung nakaset niya temperature, bibitaw siyang ganun. Ganun lang to. Kaya malalaman natin to kung sira o hindi. So, ang gagamitin natin sa pag-check, bali to, kumuha ko ng yellow, yung thermostat mismo, at saka, syempre, ito nga,
Napaka-importante. Maraming gamit talaga to. Multimeter, clamp meter, ano pa, mga multitester. Yung kahit isa dun, dapat meron kayo sa bahay. Mura lang naman yun. Napaka-madali naman bumili. Kahit kay Shopee, yan, kay Shopee. Marami yan, maraming mura. Shopee, baka naman. Salamat, Shopee! Bago! So, proceed na tayo kung paano mag-check ng thermostat. So, dalawang linya lang naman yan sa thermostat. Dalawa lang linya yan. Yan. Yung test probe natin, kahit saan naman natin siya ilagay. So, lagay ko sira dito. Tapos to, yung clamp meter natin, lagay natin sa buzzer. Na pag tumunog to, ibig sabihin magka-dikit yung linya o magka-dugsong siya, may continuity siya, yung tinatawag namin na continuity. So ayan. Malalaman natin to, itong thermostat na okay siya. Kung pagpihitin natin siya, mag-o-off yung sounds at saka off sounds. Tutunog, hindi, tutunog, hindi. Pero kung once na dire-diretso yung tunog niya, ibig sabihin, sira na siya. So, check na natin. Check ka muna yun kung okay yung aking meter. So, yun. Okay naman yung aking meter. So, yun yung mapapansin nyo. Tutunog siya once na magkadikit siya o magkadugsong o continuous pa yung linya. Yun ang purpose ni clamp meter, ni meter at ni multi-tester. So ngayon naman, gawin ko so nakakabit na yung isang test probe sa linya ng thermostat. Kabit ko naman yung isa dito. So ayan. Kahit tintikin ko pa yan. Yan, dapat naka-off to kasi, naka-off. Kahit naka-off yung thermostat niya, dire-diretso pa rin siya. Kahit pihitin ko siya, dire-diretso pa rin yung under niya. So, may isa pang way. Kahit itong sa tester na lang, kahit tester lang, sa aming mga medyo sanay na, alam na namin yan na sira na talaga. Tester pa lang yung gamit. Pero para sa inyo naman na hindi kayo makasigurado o ano, gamitan man natin ang yellow. Isang way din to na pagtetest ng mga thermostat. Ilagay natin yung sensor. Ito yung sensor niya. Ilagay natin siya sa yellow. So ayan, bali nilagay na natin yan sa yung sensor niya. Nakalabog siya sa yellow. So, isa pang way na malalaman natin yan, dapat hindi natutunog itong clamp meter ko. Ibig sabihin, hindi na siya tutunog. Kumbaga, bumitaw na yung contact niya kasi sobrang lamig na nun. Dapat na-sense na ni thermostat na napakalamig na. So, check natin. Lagay ko lang yung kabilang linya. Ito. Ipakita ko sa inyo. So ayan, kahit pihitin ko siya, ayan, shorted talaga yung, sira talaga yung thermostat niya. So dapat, titigil na yung tunog ng ating buzzer kasi naka-off na. Tapos yung sensor na nakatubog pa sa yellow. Eh sa sobrang lamig na ng yellow, dapat cut-off na. What more kung yung room temp lang yung kanyang isa-sense. Kaya dire-diretso yung under ng kanyang compressor. Hindi talaga siya mag-automatic. Ang magiging risk naman nun na hindi makakapagpahinga sa compressor, sobrang init ni compressor, at isa pa, malaki syempre ang babayaran niya sa kuryente pag hindi nag-cut off ang inyong aircon. So yan, nahanap muna tayo naman ng good na thermostat para naman maipakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng good at sa bad. A few minutes later. Yan to. Meron pa ako mga nakatagong mga good na thermostat.
mga galing din to sa mga pinagkalasan ko ng mga aircon na mga medyo malaki ang sira, mga palit compressor, medyo mahal din kasi pag palit compressor, kaya kinukuha ko na lang yung mga magagamit. So ito good to sa so, malalaman natin kung paano din mag-check ng good at saka kung anong pinagkaiba talaga nung good at saka sa bad na thermostat. So ito, naka-off na siya. Naka-off. Nalagay ko lang yung test probe dito. So yan, makapansin nyo. Hindi siya tumutunog. Ibig sabihin, good siya. Naka-off siya. Off position. Once nabuhayin natin siya, check na dito. Naka-continuity naman tayo. Tutunog yan. Once nabuhayin natin ang so yan. May narinig din kayong click, tapos tumunog din yung ating buzzer. Malalaman naman natin yan na nagka-cut off siya. Yung sensor natin ay ilagay natin sa yellow. Pagpalagay na natin na malamig na yung kwarto. Wait lang natin. So yan, kung mapansin nyo, tumigil na yung nag-cut off na yung thermostat. Iangat uli natin. Medyo painitin natin. Natutunog uli siya once na medyo umuinit uli yung kwarto. Hawakan natin para medyo uminit. So, yan. Nag-automatic siya. Cut in, cut out. Lubog uli natin siya sa yelo. So yan, tumigil na ulit siya. Ibig sabihin, na-reach na niya yung temperature. So ito yung pinagkaiba ng good sa bad na thermostat. Na ito, sigurado tayo na mag-o-off din yung compressor niya. Hindi siya, mag-o-automatic siya. Medyo pag na-reach na yung nakaset nating temperature, automatic na siya. Yun, so ganun yun. So ikabit ko na lang muna to ulit para matcheck na rin yung sa unit. So yung ganun lang pag-check ng thermostat kung good or bad. Yan, nakabit ko na yung thermostat niya. Madali lang naman yung kalasin ikabit. Kung kayo medyo malituhin o medyo makakalamutin, lagyan nyo lang ng tagging. Huwag kayo ng masking tape, lagyan nyo ng label. Ayan, mga ganun. Madali lang yan. So yun, kabit ko na para ma-testing na natin yung mismong buong kabuang unit na nakakabit yung thermostat sa aircon. So yan, kabit ko lang. Yan, na-assemble ko na ulit yung AC. Check na natin. Pa-under na natin siya. So, lagay ko lang muna sa... Yan, nakapan niya. Pan lang muna siya. Check natin yung karahe kung nakapan lang. Lipat natin sa A. Ampere. Current ampere. Yan. Kunan natin siya. So, yan, nakapan. 0.7 ampere yung kanyang pan. Check na natin. So, kanina. Ayan, ganyan. Lagyan na natin sa cool. Kanina, nung nasa cool, tuloy pa rin yung under niya. Na-under na yung compressor niya. Kahit naka-off pa yung thermostat. Ngayon, open natin si thermostat. Lagay natin siya sa setting. So, yun, number 4 pa lang siya. Number 4. Ayan, umandar na yung compressor niya. So, number 4. So, magka-cut off na yun. Check natin. Off natin. Set na, babaan natin ang setting. Yan, number 2. Nag-cut off na uli siya. Balik uli siya sa pan. Buhayin ko yung compressor. I-adjust ko yung thermostat niya.
So ayan, buhay na uli ang kanyang thermostat. So okay na ulit siya. Once na na-reach na niya yung temperature na nakaset, automatic mamamatay na si compressor. Hindi na kayo malalakihan sa kuryente. At saka safe pa rin yung inyong compressor. Medyo tatagal yung kanyang buhay. So yun lang. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli nating tutorial at saka mga tips para sa inyo to. Kaya ito, sineshare ko sa inyo. Madali lang to. Basta passion nyo lang yung magputingting at pagkaliko. Hindi kayo mahihirapan. Ano, kung kayo ay ibabago sa channel na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Tsaka, pahit na rin ang bell.